Ehemplo ng isang masaya at perpektong pamilya. Ganyan kung ilarawan ang pamilya ni Harold. 10 taon na silang kasal ng kanyang may bahay, si Rose. Nabiyayaan sila ng 2 anak, si Rudy, 10 taong gulang, at si Jean, 4 na taong gulang. Nagmula sa mayamang angkan si Harold, ganoon din naman si Rose. Kung kaya hindi kagaya noong binata si Harold, walang naging tutol ang mga magulang niya sa kanilang pagsasama. Palagi silang nanghihimasok sa mga nakakarelasyon ni Harold dati. At ayaw nila sa mga taong alam nilang ang habol lamang ay ang salapi ng kanyang pamilya. Pero ngayon, todo suporta sila kay Rose. Sila pa nga ang nagplano upang ikasal muli ang mag-asawa sa 2nd pagkakataon. Ngunit sa likod ng masayang pamilyang ito, nakakubli ang kababalaghang sumasakal kay Harold. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, para pang napapaniginipan niya ang ilan sa mga nagaganap na krimen sa kanilang lugar bago pa man ito madiskubre ng mga pulis. Hindi niya malaman kung matatawag ba itong isang kakayahan o sumpa. Unang naganap ito noong nakaraang taon lamang. May napanaginipan si Harold na mag-asawa. Mahimbing silang natutulog sa kama nang dahan-dahan silang nilapitan ng isang lalaking may bitbit na patalim. Walang kaabog-abog nitong pinagsasaksak ang mag-asawa sa kanilang pagtulog. Detalyado, naaalala ni Harold ang kalagayan ng kawawang mag-asawa makaraang undayan ng sunod-sunod na saksak. Kinabukasan, agad kumalat ang balita tungkol sa mag-asawang walang awang pinaslang. Hindi makapaniwala si Harold. Sa loob-loob niya ay takang-taka siya kung bakit niya napanaginipan ang krimen na ito. Makalipas nun, gabi-gabi nang binabangungot si Harold. Palagi niyang napapanaginipan ang isang babae na nakabihis pangkasal. May hawak itong patalim at napakarumi ng suot niyang wedding gown. Kapansin-pansin din ang lubid na nakapalupot sa leeg nito. Lumuluha ito ng dugo habang nakatayo lamang at nakatitig sa kanya. Nanlalaki ang mga matang na pasigaw si Harold. "Ikaw ang pumatay sa kanila!" Hindi sumagot ang babae. Ngingisi lamang ito habang nakatitig pa rin sa kanya. Pagkagising ni Harold ay pawis na pawis siya at nanginginig sa sobrang takot. Hindi niya magawang ikwento ang mga nangyayaring iyon sa kanyang asawa kahit gustuhin man niya. Nagkaroon pa ng 3 pagpatay sa kanilang lugar at sa parehong pamamaraan ay pinaslang ang 3 sa pamamagitan ng pananaksak. Kilalang drug addict ang 3 sa kanilang lugar at pinatay ang mga ito sa magkakaibang araw. Tulad ng naunang pinaslang na mag-asawa, na panaginipan ni Harold kung paano bumao ng patalim sa katawan ng mga ito. Kung paano sumirit ang pulang likido mula sa naghihingalo nilang katawan. Lahat ng ito ay nakita niya sa kanyang pagtulog bago pa man matagpuan ng mga pulis ang krimen na naganap. Ang pinakahuling krimen ay naganap 2 buwan na ang nakakaraan. Mag-asawa ulit ang biktima at ang sabi ay kapatid daw ng naunang babaeng biktima ang isa sa nasawi. At muli, bago pa kumalat ang balitang ito ay napanaginipan na ni Harold ang karumal-dumal na krimen. Na hanggang ngayon ay detalyado niyang natatandaan na parabang kahapon lamang nangyari. Hindi rin siya tinitigilan ng nakakatakot na babae na araw-araw siyang binibisita sa kanyang panaginip. Suot pa rin ang maruming wedding gown, punong-puno ng galit ang mga mata nito. Sa kanang kamay ay hawak nito ang patalim, sa kaliwa naman ay ang tuyong pulumon ng bulaklak. Nakahalata na si Rose sa pinagdaraanan ng kanyang asawa. Lubos itong nag-aalala. Lubog na ang mga mata ni Harold, dala na rin ang kakulangan ng maayos na tulog. Mahina rin ito kumain at madalas nakatulala lang. Para bang napakalalim ng iniisip. Kapag tinatanong naman siya ng kanyang asawa ay hindi naman ito sumasagot. Ang palaging itinadahilan lang nito ay stress siya sa kanilang negosyo. Sinabihan siya ni Rose na magliwaliw muna ngayong susunod na linggo. "Bakit hindi ka muna magstay kina Mark? Mag-inuman muna kayo, total matagal na kayong walang bonding ng college friend mo," sambit sa kanya ng asawa.
Naisip ni Harold na magandang ideya nga siguro yun, kung kaya kinontak niya ang kaibigan. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang kanyang mga magulang at sinabihan ng mga ito na doon muna matutulog si Rose kasama ang mga bata ngayong weekends. Bagay na ikinatuwa naman ang dalawang matanda na sabik sa kanilang mga apo. Pagdating ng Sabado, inihatid na ni Harold si Rose at ang mga bata sa bahay ng kanyang mga magulang. Matapos magpaalam ay dumiretso na siya sa bahay ng kaibigang si Mark. Maagang nag-umpisa ang inuman ng dalawang magkaibigan. Ngayon lang ulit nagsama ang dalawa na puno ng tawanan at kwentuhan na inabot ng gabi. Dakong alas 10 ng gabi nang napagpasyahan ng dalawa na magpahinga na. Matapos maligo ay nahiga na si Harold at agad nang inanod ng antok dala ng kalasingan. Sa kama ng kaibigan ito natulog, samantalang si Mark naman ay sa sahig na lamang nahiga at nanood muna ng TV. Ilang oras ang nagdaan at malalim na ang tulog ni Harold. Ngayon ay madidiskubre niya na muli siyang makakasaksi ng krimen at sa pagkakataong ito, ang mga mahal niya sa buhay ang magiging biktima. Detalyado niyang nasaksihan kung paano sunod-sunod na inundayan ng saksak ang kanyang asawa. Makalipas ito ay pinasok naman ng lalaki ang mga magulang ni Harold na mahimbing na natutulog. Sinimulan niya sa kanyang ina at isinunod ang kanyang ama. Walang awa at walang bahid ng pagdadalawang isip. Kinaumagahan, napaluntag sa kanyang kinahihigaan si Harold. Alalang-alala siya sa kanyang pamilya. Agad itong tumakbo palabas ng bahay ni na Mark. Ngunit nagulat siya nang bumungad ang mga pulis. Agad nilang pinusasan si Harold at dinala sa presinto. Ikukulong nila ito sa salang pagpatay. Takang-taka si Harold, wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Ipinaunawa sa kanya ng pulis kung ano ang pinagbasihan nila. Sinabi nito na lahat ng ebidensya sa mga naunang pagpatay ay si Harold ang itinuturo. Kuha sa CCTV lahat ng mga kilos niya, pati nga oras ay nagtutugma ang lahat. Walang pumasok sa isip ni Harold at pilit niyang tinatanong kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Nagtataka ang mga pulis kung bakit nagmamaang-maangan pa si Harold. Pinakalma nila si Harold at pinakita ang mga larawan ng crime scene. "May mga testigo kami, sir. Mahihirapan kang lusutan ito." Nalamukos ni Harold ang kanyang mukha. Sa imbestigasyon ng mga pulis, base sa salaysay ni Mark, madaling araw na nang biglang tumayo si Harold. Agad itong sumakay ng kotse nang hindi nagpapaalam. Sunod na saksi ay ang dalawang anak niya na parehong nakakita sa pagdating ng ama nila sa bahay ng lolo at lola nila. Pareho rin nilang nasaksihan kung paano pagsasaksakin ni Harold ang kanyang asawa at mga magulang. Hindi na nakapagsalita si Harold. Kahit na wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari, wala siyang nagawa sa lakas ng ebidensya na nakalatag sa kanyang harapan. Ang isang bagay na talagang pinagtataka ng mga pulis ay ang testimonya ng bunsong anak ni Harold na si Jean. Ayon sa bata, habang isinasagawa ng kanyang ama ang krimen, ay may nakita itong babae na katabi ng ama. Napakarungis ng itsura nito at nakasuot ng mahabang puting sudla na sumasayad sa sahig, isang wedding gown. Paulit-ulit daw itong may ibinubulong sa ama habang mistula itong natutulog at nakapikit pa ang mga mata. Makalipas ang ilang araw ay nasiraan ng bait si Harold. Hindi niya kinaya ang pinagdaanan ng kanyang pamilya. Hindi na siya nakasuhan pa sa mga pagpatay dahil winakasan na nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-umpog ng kanyang ulo sa pader. At ayon sa mga nagbabantay, bago ito nalagutan ng hininga ay mayroon itong sinasambit. "Patawarin mo ko, Glenda. Hindi ko ginusto ang nangyari sa'yo.